sa'yo. Janice, napanood ko. Pinagsuspechahan ko pang si Engineer Landicho yung sasalang kanina eh. Pero si Kuya Gino? Kasama natin siya sa lahat eh. Sa bidding, sa planning, sa drafting. Maski na nagre-reklamo yung mga laborers sa construction, nandun siya. Kapag may troubleshooting, palagi siyang may solusyon. Siya yung right-hand man ni Kuya. Siya pa yung representative kapag wala siya. Oo. Lahat ng crucial aspects na hindi pwede i-delegate kung kani-kanino siya lang nakakahawak nun. Pinagkatiwalaan natin siya. Yun eh. Di ba pagkaharap natin siya, alam mo concern na concern siya kay Nathan? Tinuring natin siya kaibigan, tapos gagawin niya to? Bumalik ka din sa Golden Builders. Alamin mo yung susunod na hakbang nila. Kopya, boss. Hindi kaya reason din kung bakit hindi siya sumakay ng MTR ay kasi alam niya may mangyayari. Sa aspetong yan, wala pa tayong ebidensya, Lexi. Nung gabi ng October 1, nag-overtime siya, siya lang nagtira sa opisina. Pero sa kabila ng lahat ng to, I never thought that he'd be capable of anything like this. I always thought of him as a responsible, sensible guy. Ni hindi ko nga siya makitang mag-lose ng temper eh. Danny. Danny, I'm really sorry. I'm just here to talk, you know? Tinrato kanyang kapatid. Tinuring kitang kaibigan. Paano mo namang traidorin kami? Galing ako doon sa clinic kanina. Nilinisan to sugat ko. Sabi ng nurse, malalim daw yung sugat. Kaya pala sobrang hapte. Nilagyan ng gamot, tapos tinakpan. Wala akong pakialam sa sugat mo. Sagutin mo yung tanong ko. Malalim daw yung sugat. Sobrang sakit. Tapos, na-realize nung pisngi ko nang nilagyan siya ng gamot, mas makakabuti pala to. Mas mapapabilis yung paggaling at pagsara ng sugat. Wala akong pake! Parang yung katotohanan lang, Danny. Noong una mong beses malaman yung katotohanan, di ba sobrang sakit? Pero marirealize mo na mas makakabuti pala na malaman mo yung totoo. Dahil mas matututo ka dito, mas gagaling ka. Tapos kapag tinakpan mo, magkakaroon na closure. Sir, if you don't mind, sabi ni Gino kanina na nagkamali raw kayo sa calculation. Hindi kaya? Hindi ako nagkamali! Sir. Siguradong hindi ako nagkamali at lalong hindi ako manluloko! Kayo! Pinagdududahan niyo rin ako? Sino pang hindi naniniwala sa akin dito? Kuya, naniniwala ako sa'yo. Boss, ako man. Sir, siguro naman sa tagal ng panahon, hindi na kailangan pagdudahan ang loyalty ko sa inyo. Sa tingin mo ba, Danny, kung hindi ako nagsalita, hindi malalaman ng mga tao yung tukol kay Nathan? Sa tingin mo ba, kung hindi ako nagsalita, akalain ba ng mga tao na walang ginawang kasalanan si Nathan? This case will go on for years. Iimbestigahan, masasapawan siya ng mga ibang issue, and then, the justice will become more and more distant. Talagang pigdidiinan mong si Nathan na may kasalanan, ha? Well, of course, Danny. As I said in my testimony, si Nathan ang gumawa at naglabas ng master plan. The master plan that compromised everything. Thus, the accident that didn't only cost billions, but almost killed innocent people as well, Danny. Sa tingin mo ba, Danny, kakayanin ng konsensya ko na hindi mag-testify sa Senado? E paano kung malusutan to ni Nathan? Di ba?
Paano kung itinuloy niya yung operations ng MTR? Kasi lalagyan niya lang ng bandages yung mga riles. Tatagpian niya lang yung mga poste para magmukha itong matibay. Tapos madidiskaril, di ba? Maraming mamamatay, Danny. Ano, hihintayin pa ba natin na mangyari yun ulit? I'm sorry, Danny. Pero hindi ito kakayanin ang konsensya ko eh. Now, tell me. Is it wrong that I stepped out and chose to give up my friendship with Nathan? Kung ang kapalit naman nito ay milyong-milyong Filipino commuters? Danny, mahirap talaga ito tanggapin. I'm sorry. Pero minadali talaga ni Nathan yung project eh. Diba? At hinabol niya yung deadline. Ang habol niya pa, kumita, Danny. Mahirap ito tanggapin, pero wala eh. Ganun talaga siya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi mo siya tanungin ng diretsa? Oo, sige, sir. Danny! Nanggaling ka ba kay Nathan? Oh, anak. Saan ka ba nanggaling? Ano nangyari sa'yo? Ang hirap pala, no, ma. Pagbigla kang sinubukan ng bagay na pinaniniwalaan mo. Depende yan, pamangkin, kung maniniwala ka sa mga sabi-sabi. Ikaw kayo ko ba naniniwala? Sa puso mo o sa mga nagsasabi lang? Technical malversation of public funds, graft and corruption. Graft and corruption? Plus reckless imprudence resulting to damage to property. Ano? Una, multiple serious physical injuries. Tapos, large-scale stop-up with damages. Ano ka nang to? Kung ano? Araw-araw nanganganak mga kaso na sasampalila laban sa akin. Wala ba silang balak tumigil? Let's continue this tomorrow, Nathan. Meantime, siguro you go home, magpalabig ka ng ulo. Dediretso na lang ako sa Senado, doon na lang tayo magkita bukas. Hello, James. Asa ka na ba? Bilisan mo! Nathan, love. Danny, gabi na. Oo nga, pero gusto ko itong samahan eh. Alam ko malaki problema mo eh. Baka may maitulong ako. Huwag kasi ako eh. Gusto ko na umuwi. Sasamahan kita? Para saan pang girlfriend mo? Danny, umuwi ka na muna. Sige na. Pagod lang ako. Umuwi ka na muna. Ito naman, oh. Umuwi ka na. Nathan naman. Huwag naman ako ipagtaguyan. Gusto ko lang naman makatulong. Makatulong? Baka matutulong sa akin. Wala makakatulong sa akin ngayon. Sige na, umuwi ka na. Totoo yan. Maraming naniniwala sa'yo. Pero marami ako iniisip. Tapos makalawa lahat ng pinaghirapan ko, wala na sa akin. At sa buhay ng tao, pag wala ka namang pera, wala kang silbi. Wala kang kaibigan, walang re-respeto sa'yo, walang magmamahal sa'yo. Di totoo yan. Ganyan ba tingin mo sa'kin? Mamahalin kita kahit wala kang pera. Mas nahirapan pa nga kung mahalin ka, may pera ka eh. Wala pa alam sa mundo, Danny. Bakit kailangan pa marami akong alam para mahalin ka? Ang importante sa akin, ikaw. Ikaw. Ikaw ang importante sa akin, Nathan. Pero parang hindi naman ako importante sa'yo. Thank you.
na ako importante, no? O baka naman totoo yung sinasabi ni Gina? Pero lang importante sa'yo, yun lang mahalaga. Kaya ba inuna mong kumita kaysa maayos ang MPR? Tinatanong mo ako? Ha? Tinatanong mo ako, Danny? Ano? Naniniwala ka rin sa mga naririnig mo? Ano sinasabi mo? Pinagdududahan mo ako? Alam mo yung marinig ko sa iba masakit eh. Pero yung sa'yo ang galing. Alam ko na. Alam ko na. Umalis ka na. Umalis ka na! After the investigation, okay. Committee Tay, has come up. Pagsisimula na po yung Senate hearing. The revocation. Hindi naman magdesisyon yung committee. Professional license as engineer, that the business permit of Golden Builders Incorporated will be cancelled until further notice. Moreover, the committee has decided that it shall continue on its investigation. While MTR Line 5 is not operational, Mr. Capistrano shall shoulder for the lost revenue. Guys, I'm sorry, we're not taking any questions right now. I hope you understand. I'm sorry. We have to call an appeal. Hindi ako pwede mula isipin. Hindi pwede mula construction ng kumpanya. Yes. We'll see you lang. Kasalanan mo lahat. Oh, yung wag! Ako, kasalanan ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Nathan. Narinig mo ba yung sarili mo? Oh, dapat nung panaamoy ka ng pagkaahas mo eh. Kuya, let's go! Kuya, kuya, let's go! Hindi mo ka mabubo sa kaso mo. Hindi na kayo pwedeng lumabas sa kliyente ko. Ano, restraining order? Sir, please, Mr. Capistrano, please go! Ang babayad kasi nasabi ko sa'yo. Sir, tara na. Please. Kuya, kuya. Sir, Capistrano, ano yan? Nakita niyo na naman ang bad side ni Mr. Capistrano. He's always like that. He's always mad. Attorney! Yeah. Sir? Check mo kung paano hindi mapuputol ang operations natin. Tignan mo kung may paraan para hindi tayo matanggalin ng business permit. Sinisigurado ko, baka yung ginalapela natin. Hindi ako papag na mawalan akong lisensya. Oo naman, sir. Sir Nathan, reality check lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ito magiging madali. Ah. Meron tayong proseso na kailangan pagdaanan.
May mga existing projects tayo. Tuloy ang trabaho. Yung German client, di ba may contract signing tayo bukas? Yes, sir. Yung German client. Oh. Speaking of, kakatextan po ng sekretary niya. Canceled na daw po yung contract signing. Anong canceled? Eh, tuloy na yun ah. Tawagan mo, tanong mo kung bakit. Hindi pa di mag-cancel sila last minute. Miss Janice. Sir? Ano yan? Resignation letter po. Griselda Salvacion. Si Dr. Yambao. Reginald Anton. Puro heads ng department to ah. Akin yan. Sabi mo sa kanila, hindi nila kailangan mag-resign. They're all fired. Pakisabi na lang sa kanila, maraming salamat. Hindi, sandali. Yes, sir. Sabi mo sa kanila, magsilay sila ngayon din. Hindi ko sila kailangan. At huwag na huwag silang babalik sa akin kahit kailan. Yes, sir. Sorry po, sir. Oh, yes, sir. Mabangon tayo. Mapatunayan natin nagkamali sila ng desisyon. I admire your fighting spirit, Nathan. Pero have you been informed na isa-isa lang nagpo-pull out ang mga kliyente natin? Ano nangyari? Anong kliyente yan? The Alcoho Housing, for one. Pati na rin ang Primera Chain of Hotels. Sao na rin. Pati itong bagong kapipirma lang sa Batangas. You also need to know na maging ang lahat ng pending projects sa Biscoff & Sons ay tigil na. Clearly, no one wants to have anything to do with Golden Builders at this time. In fact, there has been a unanimous decision. The board will pull out all their shares and leave Golden Builders the soonest possible time. Ah, ganun ba? Pus, lumayas kayo ngayon din! Lumayas kayo! Hindi ko kayo kailangan. Pagkatapos yung kumita sa kumpanya ko, tumuyo kayo dyan! Sir, umalis sir, kayo! Sir. Ang kapal ng mukha niyo, kumpanya ko to! Hakakin pa rin ang kumpanya to! Lumayas kayo! Umalis kayo lahat dito! Yun nga, Nathan! Boss, makalawa mo, mawawala din ang lahat! Tanda mo yan! Tawa niyo ako. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako titigil hanggang hindi ako nananalo. Lumuban na lumuban mga problema. May sama bang nangyari, no? Hindi ko kakalayang aabot sa ganito. Ah, basta ako. Kahit saan pa umabot to, hindi ko iiwanan si boss. I have no family. Siya lang. Hindi mo katulad. You have a father. You have a sibling. You have a son. We understand kung iiwanan mo kami. Excuse me? Anong tingin mo sa akin nang iiwan sa ere? Joke lang. Alam ko naman di mo ako matitis eh. Tsaka yung nararamdaman mo kay Sir Nathan mo, alam mo kung sa akin yun. Ako sinasapul mo dun. Alam mo, James, concerned ako sa inyong dalawa. Sus! Excuses. Pakiipot ka pa eh. Basta walang iwanan sa ere, James. Pangako yan.
Ayun na nga, Tay. Nagwala siya. Buong opisina niya. Wasak lahat ng gamit. Normal lang yun, anak. Buti nga, nalabas din sa loobin niya eh. Oo nga po, Tay. Normal naman talagang magalit minsan. Pero, siyempre ayoko naman ang tingin sa kanya ng mga tao doon na violente siya. Hindi naman siya ganun. Pero anak, mas importante kung anong nasa mata ng mga nagmamalasakit sa kanya. Katulad natin, mulat sa pool, alam naman natin na mabuting tao si Nathan. Totoo naman po yun, Tay. Nung walang-wala tayo, siya lang naman ang tumulong sa atin. Siya lang naman ang sumalba sa atin. Hindi lang trabaho binigay niya sa'yo eh. Ating kapatid musikal, pinag-aral niya. Gumanda nga yung buhay natin, di ba? Walang nga tulong niya. Pati nga yung pangarap kong magkaroon ng junk shop. Tinupad eh. Sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng puhunan. Kaya, hindi tama sa mga ganitong krisis na iiwanan natin siya. Oo naman, dahil hindi naman po natin siya iiwan. Alam mo, makakabangon ulit niyang si Nathan eh. May tataguyin niya ulit yung opisina niya. Dahil, pareho kayo. Balangan, diskarte mo. Ikaw eh, palaban. Parehong di sumusuko. Tsaka alam mo, yung mga taong galing sa lupa na umangat ang buhay, pabalik lang yung pagpatay na. Tay, ba't ang deep niyo? Galing ako sa ocean deep. Pero niyo, Tay, sa inyo ako mana. Matatag ako. Tama. Hindi lang mana. Kamukhang kamukha pa kita. Hmm? Di ba? Payag ka na. Tulog ka na, Tay. Sige na. Ang buti pa yan. Sige na. Balik ka na dyan. Sige.